Hey guys, good day sa inyo lahat. Ito si Gene. Welcome sa 11.9 Workshop. At guys, ito ang part 2 ng ating DIY dust collection build. And now, oras na para gawin natin ang isa sa pinaka-importanting part ng ating dust collector, yung ating cyclone. No? So, ano ba yung cyclone guys? Ito yung part ng dust collection natin na maghihiwalay dun sa malaking shavings. No? So, ito yung magdadala ng malaking shavings sa isang lalagyan. At yung ano naman, yung mga fine naman na dust ay pupunta doon sa fan at ibubuga niya doon sa isa pang filter, no guys? So, yeah, napaka-importante talaga ito para hindi agad magbara yung inyong filter. Now, ito, gumagawa ko ng mga circle dito. Ito yung gagamitin natin na base para sa ating dust collection. So, nagkinat ko lang siya using our table saw. And then, I'm using this ruler para kunin yung kanyang center. So ngayon naman, naginamit ko itong aking router table para mag-cut ng circle dun sa ating mga squares, no? And kailangan natin dito ay dalawang square na ganito na mayroong mga circle na cut sa loob. Tapos yung mga circle na ma-form natin sa kanya is gagamitin din natin. So yun ay pagtatakip natin dun sa cyclone at dun sa ating cone, no? Sa ilalim para, no, para ritipid sa kahoy, no guys? And I'm just using 3/4 na plyboard dito na scrap na to guys, ginamit ko to sa dating cabinet. So yan, kinakat ko lang siya using the router and a straight cut bit lang, no, para lang makuha natin yung na perfect circle siya. Kailangan kasi guys perfect yung circle niya. Tapos yan, baliktarin lang natin para ma-complete natin yung cut, no. Mas malinis yung ganito na ikakat natin siya on two sides kaysa sa idiglain natin na one side lang. So ito yan guys, and kailangan natin yan, dalawang pirasong yan, no? Itong ano na to, bilog na to, at syempre yung kanya natin pinagputulan sa kanya. At ito yung isa pang piece, sabi ko sa inyo dalawang pairs yung kailangan natin, no? So bali apat na piraso, dalawang bilog na, no, bilog na frame, tapos yung square dalawang piraso na, tapos dalawa nung ano bilog na yung gitna niya, yung kailangan natin para dito. So guys, ito lagyan natin ng 3 inch na butas to gamit yung ating jigsaw. At ito yung lalagyan natin ng ano, ng tubo. Ito kasi yung lalagyan natin doon sa pinaka cyclone. So ang iyan natin dito is yung 3 inch na pipe natin para sa ating dust collector. Dito na dito kumbaga idudugtong yung ating blower na ginawa natin na nakaraan, no, na siya rin may suction ng ating dust collection system. It's just a 3 inch na lang na butas kasi yung ginamit natin na tubo is detress lang, no guys. Ito naman guys ay 6 inch na hole at ito yung parang magiging ano natin. Ito yung sabi nito lower part ng ating cone, no. So ito yung idudugtong natin doon sa ating lagyan ng ano nung shavings natin, yung pinaka dust bin natin. So guys, ito medyo fast forward tayo ng konti, no, kasi hindi ko na record, hindi na record nung ano ko nung phone ko nung ginawa ko yung pinaka cone niya, no, gamit yung ating na GI. Kasi I don't know kung ano nangyari sa phone. But anyway, so gumawa lang ako ng pattern nito, padron sa cardboard, no, na malaking cardboard. Tapos, kinugripit ko yung GI sheet na 3 ano lang, na 0.3 mm lang guys. Malipis lang siya. Pero okay naman siya kasi pag inano mo siya, pag ginawa mo siya parang ganitong shape, is matibay naman siya. So, ginupit ko lang yan, gamit lang yung gunting yero. Tapos ito, ginawa ko na siya parang cone. So, ito yung labas na to. Itong one side na to is 13 inches to guys. Tapos yung kabila naman na yung maliit na part naman niya is 6 inches. No? Tapos i-screw ko lang siya dito sa ating frame na ginawa kanina. Kailangan may screw to ng maayos para sigurado na hindi siya matanggal, tapos lalagyan natin mamaya ito ng silicone para sigurado na hindi siya mag-leak kasi kailangan natin yung cone natin, well, kailangan yung buong cyclone separator natin is airtight, so napaka-importante na airtight dapat siya.
So guys, ito na yung ating cone, no? Nakita nyo na nakikabit na natin yung kanyang base, no, sa magkabilang side, and now irerebet ko na lang siya yung kanyang ano, yung dugtungan niya para, well, hindi na siya matanggal, no? So mag-permanent na sila. And I'm just using my very very old vintage na riveter ng tatay ko para dito. It's the best tool talaga. Minsan talaga yung mga lumang tools, yung mga pinaka-simple na tools, yun ang the best tools talaga, di ba? At para sigurado na talaga airtight siya, nilagyan ko rin siya ng tape, no? So, duct tape. Hindi ito duct tape, eh. Ito yung aluminum tape na ginagamit na pang seal talaga sa mga, ano, sa mga air, ano, sa mga air tubes, no? Nabili ko to sa Mr. DIY. So, tapos, sinilikon ko pa yung loob nito. So, I'm sorry kung hindi nyo makita, nakaharang yung ano ko, nakaharang yung balikat ko, mali yung angle ng camera. But anyway, yeah, you get idea. So, tinape ko lang yung kanyang seam. Might be, yeah, medyo may pagka-overkill yung sa ano, pero mabuti na yung hindi siya talaga sumingaw, no? Magiging overkill ka kasi naman sa magkaroon ng tagas, di ba, yung hangin. So, yeah. So guys, tapos na yung ating cone. Ngayon naman gagawin natin yung mismong cyclone niya, guys. At ito yon, guys. So nakita nyo, it's just a three part, no? So yung ginawa natin kanina na square na may butas na 13 inches, tapos yung 13 inches natin na bilog na kahoy na merong butas na 3 inches at yung ating GI na sheet, which is just I think 1 feet yata to, 12 inches, no? So ayan, ginupit ko lang siya na para ibilog siya ng ganyan, and then ito i-screw ko lang to ng ganito, and then parang yung ginawa natin kanina sa cone, after nating i-screw, lagyan din natin ng silicone sealant para sigurado na airtight. Again, kailangan guys, napaka-importante na airtight ang inyong cyclone, no? So guys, ito ginawa ko na yung ating tubo na siyang mayiging parang ano, na lalagyan natin ng ating hose para dito papasok yung mga shavings, no guys. At nilagyan natin siya ng parang base na gawa na sa 3-4 plywood. Tapos ito itudugtong natin directly dun sa ating cyclone, no. So ito pinuputol ko lang siya using our jigsaw. Mas maganda sana kung bandsaw ang gamitin dito. Kaso yung bandsaw natin is hindi siya ganito kataas, no. I think ata sa mga 4 or 5 inches yata to. So yung bandsaw natin hanggang 3 inches na yung kayang putulin. So yeah, kailangan jigsaw to na putulin lang talaga siya ng on two sides. So magkakat na tayo ng hole dun sa ating cyclone, no guys, at gamitin natin yung ating angle grinder para dito. So kailangan kasi dito sakto lang yung size ng ating butas na to dun sa ikakabit natin na yung ginawa natin kanina sa kanya guys, yung may pipe na may plywood, no? so yun ang para magiging inlet niya, no, inlet ng hangin. Doon din lahat ilalagay mga tubo na mamaya. So yan, I'm just cutting this using our angle grinder. So ganito guys, may itsura niya, ayan. So in-screw ko na siya ng ilang screws sa loob. Ayun, kung makikita nyo, na-screw na siya. Pero syempre, i-reinforce ulit natin to. At syempre, kailangan natin i-seal din yan para hindi na siya maging airtight din, no guys. Again, crucial na airtight yung ating cyclone separator. So ito, ginagamit ako siya ng silicone para i-seal lahat ng mga pwedeng pasukan ng hangin sa kanya. So guys, ayan, kinabit ko na yung tubo sa loob niya. Ayan, makita nyo. So ayan yung ating 3-inch na pipe na nasa, ano na, sinilikon ko na yan at tinornilyo ko dun sa pinaka-base niya na kahoy, no guys. Pero meron pa, ito yung isa sa pinaka-importante part itong video, ito, yung ating mismong cyclone, no. So ito yung parang mag-ano sa kanya, magpapaikot dun sa ating hangin para talagang magkaroon ng cyclone effect, no guys. So ikakabit ko na yan. Lalagyan ko muna siya ng mga kahoy na ano dito para makita mo na parang ano siya, parang talaga cyclone yung kanyang itsura, no. Spiral yon, parang mag-spiral yung kanyang itsura. Kailangan ko maglagay ng mga kahoy na stops na ito. So
had some favoritism, but we actually have taken her into our family. She's now part of our family group. Okay guys, ito naman nagkata ko ng EVA foam, no, rubber sheet para dito guys. Kasi ang gusto ko dito is pwede ko pa rin siyang kalas. Ayoko siyang i-seal ng silicone to na itong part na to. Kasi idudugtong ko na to doon sa ating cone. And ayoko siya na i-permanently sealed. Kasi gusto ko na pag ano, nasira yung ating ano, yung cyclone, pwede natin pa siyang i-repair. No? So lalagyan ko lang siya itong rubber sheet na to para magkaroon siya ng seal. Para isabi ko nga, para mag-airtight. Tapos mamaya i-bolt natin itong two pieces together na to, no? So totonilo lang natin siya para pwede natin siya parin siyang kalasin. So nakalimutan ko lang ito noong nakaraan, pero kailangan din pala rin natin i-seal itong part na ito para talaga maging airtight talaga siya, no guys. Okay guys, ganito yung mag itsura niya pag pinagpatok natin. So pag pinatok natin yung cyclone dun sa kanyang cone, yan, ganyan. So yeah, it's now ready to be bolted together guys, para pwede na natin siyang testingin, di ba? Okay guys, so yeah, tapos na tong latest part ng ating dust collection system, yung ating cyclone separator, ito yun, tas at yung kanyang funnel, no, sa baba, ayan. Tapos dito natin lalagay yung ating tubo na suction, at doon sa taas naman yung motor, yung ating ano, blower na hihigop talaga sa kanya, no. So guys, testing lang natin kung gumagana na siya, guys. So as you can see, ito na yung kanyang ano, blower sa taas, cyclone separator, yung kanyang cone, no? Tsaka ito yung ano lang to, baldi lang to, temporary lang na lalagyan ng ating mga shavings, no? Ang idea guys is that yung shavings papasok dito and babagsak to sa timbak, at lalabas dito ay almost wala. Okay, so let's try that. Anda rin natin, it's remote control na guys, so wala kasi suction niya guys. Okay, good job. So, walang lumabas dito. Wala talaga. So, that means lahat ng shavings is pumunta doon sa timbak. And let's see kung nandun nga. Kasi kung nandun yung mga shavings. There. Nandun lahat. So, success! Our test is a success, and yeah, ayos. So I can't wait. Gusto ko na in-install ito para magamit na natin, no guys, pero yeah, kailangan pa natin bumuo ng mas malaking dust na box para sa kanya, para ma-contain mas maraming dust. Pero now it's working well, so I'm very very happy with it. So yun lang guys, thank you so much for watching, no. Salamat sa inyo pagsubaybay dito sa Library Workshop. I'm gonna see you guys again next time sa next part nitong ating dust collection adventure na ito. Okay, so see you guys again next time. This is G from Library Workshop. Adios!